Our topic for today will be fuels and combustion. Now, before you go entirely with the discussion ng fuels and combustion, you should always know muna yung mga noble gases, okay? Yung values for noble gases. So, what are the common noble gases na ginagamit natin sa combustion? Ginagamit natin yung CHUNSAM. Ano po ba yung CHUNSAM? Okay? CHONS. Yan. Okay? And going back sa inyong thermodynamics, kailangan alam mo din yung air, hydrogen, nitrogen, oxygen, ammonia, and then methane. Kasi ginagamit yan mga fuels eh. Okay? Pagdating naman ng engine, ginagamit yung air, alam mo dapat yung kanyang CP, CV, and K. Hydrogen, ganun din, CP, CV, K. In SI and then English units. Nitrogen also, nitrogen N. Okay? So, dapat yung mga tinatandaan nyo. C, yan yung mga molecular number nila, alam mo dapat. Atomic mass, alam mo dapat. CHUNSAM, yung air and methane yun. AM, air and methane yun susun. C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, N for nitrogen and sulfur. Kasi ginagamitan mo yan stoichiometric analysis pagdating ng inyong fuels and combustion. Yung burning of the fuel, what are the byproducts of burning fuel? Madadaanan mo yan. Paggamitan mo na stoichiometric analysis, volumetric analysis, gagamitan mo rin ng panonong analysis or SAT, mga ganun. Pero dito, I think, ilang beses na kayong ni-remind about the values of CP and CV. What are those? Yung CP is this constant specific heat at constant volume. Yung CP is constant specific heat. A specific constant at constant pressure process or isobaric process. K is the ratio of the CP and CV. Okay? That is the ratio of the specific heats at constant volume and pressure. Now, if you are to be given the noble gases na ito, kailangan alam mo yung mga values ng CP and CV. And I think yung knowledge nyo dyan is enough na for me to remind you over and over again. So, let us proceed with the power cycles. Now, pagdating ng combustion, you will always have to talk about the power cycles. Sa combustion, binubuo yan ang Diesel, Brayton, Erickson, Rankine, Carnot, Stirling, Lenoir, Otto, Atkinson, and Dual. Oh, ito. What is the most efficient cycle? The most efficient cycle is the Carnot cycle by Nicolas Leonard Sadi Carnot. Yan. So, susunod dyan is Otto. Ngayon, susunod yung Rankine. Now, yung Rankine, as long as na dinadagdagan mo siya ng kanyang auxiliaries, naglalagay ka ng reheater, naglalagay ka ng bleed steam, okay? Anong tawag doon? Regenerator, yung meron ka regenerative heat. Yung open and closed heater, feed water heater, lumalapit na lumalapit kay Carnot cycle yung efficiency nung Rankine system. Okay? So, Diesel, tignan nyo Diesel, magsimula tayo kay Otto. Ngayon, ginibigay dyan sa ating fuels and combustion, Otto cycle, unang-una. Alamin mo dapat yung kanyang graph. Sinasabi dito, ano ba ang pinakamaiging graph na gamitin natin kapag power cycles? Kapag power cycles, the most, ang pinakagamit na way is to draw its PV diagram or the pressure volume diagram. Pwede nyo kasing malaman doon yung processes na pagdadaanan ng inyong power cycle. And pwede nyo malaman doon yung mga work, the heat addition, the heat rejection, etc., etc. Now, under your TS cycle, doon mo naman malalaman yung heat, yung work net. Okay? Pero mas magandang ginagamit mo yung galaw ng inyong pistons using your PV diagram. For Otto, that is SBSB. Ano ba yung mga process na yun? First process, yung S, that is, so, S is constant entropy, isentropic process. Volume, constant volume process, that is isovolumic or isometric. Kapag constant ang P, that is isobaric. Pag constant ang T, isothermal. Pag constant ang H, that is throttling, isenthalpic. Okay? Otto, SBSB, that is
dalawa ang process mo ng constant entropy and then dalawa ang constant volume mo. Going to diesel, commonly ito lang naman yung mga binibigay dito eh. Auto, diesel, Brayton, gamit na gamit ito for gas cycle, Rankine, the car, no? Itong mga sumusunod dito, like Atkinson, Stirling, madalang yan binibigay, pati yung mga Ericsson. So, ito naman, going back, katabi ng auto. Yung auto kasi, tignan nyo yung kanyang mga efficiency pag ginamit mo yung kanyang, ginamit mo yung K, diba? Pag ginamit mo yung K, makuha mo efficiency nung buong cycle mo dun sa auto. And then, after nun, madadagdagan siya pagdating ng diesel. So, that is SPSB, isang dalawang constant entropy, isang constant pressure and volume. Susunod dyan kay diesel, dual. O, yan. Dalawang entropy pa rin. Dalawang constant volume, isang constant pressure. Dun sa constant volume, meron dong isang heat addition. Sa constant pressure, may isang heat addition. Sa constant volume ulit, meron kang nag-iisang heat rejection. Sa Brayton, SPSP. Katulad din yan ng Rankine cycle. Sa Rankine cycle, much better gamitin natin yung TS diagram. Sa Brayton cycle, SPSP, dalawang constant pressure, dalawang constant entropy. Diyan natin madidetermine yung heat addition sa work ng turbine, sa compression, and sa expansion. Malaman natin doon. And for the general formula for the power cycles, yung efficiency ng cycle, that is always the work net divided by the heat added. Saan nanggagaling yung heat added niya? From the burning of the fuel. So, ang combustion kasi papaliwanag muna sa'yo yung power strokes, the power cycle, ano yung mga strokes na ginagamit at nangyayari dun sa isang cycle bago ka pumunta dun sa energy releasing nung mga fuels na ginagamit mo. Now, ito yung general dyan ha. Pwede mong gamitin yung work net over QA, QA minus QR over QA, or 1 minus QR over QA, any of them. Ngayon, any specific power cycles, pwede mong gamitin yung kanyang ano, compression ratio, expansion ratio, cutoff ratio. Ginagamit lahat yon. Kaya lang mas mahabang formula yon. If hindi given yung kanyang work net, QA. If they cannot be determined, you can use their compression ratio, yung KR or RK, RE, expansion ratio, and the cutoff ratio kung saan makukuha mo sila between the ratios of the determined maximum volumes and minimum volumes for the entire stroke. Now, for the work net, QA minus QR yan, or that is determined by using the MEP. Ano yung MEP? That is the mean effective pressure of the system. Just multiply it with the volume displaced by the cycle. The volume displaced is just the difference between your maximum volume and then the minimum volume of the system. Hindi ko na ito i-discuss sa inyo. Ano yung Carnot cycle? And for the notes, you can have this as reference. Mas maganda kasi sinosolve natin yung problem before we go to the reference. Yan, yung mga notable formula na kailangan mo tandaan dyan. Ako kasi pag nagsosolve nito, dinodrawing ko lang. Para matandaan ko yung proper way of solving and then yung processes na mag-i-involve sa kanya. Then auto, ayan, PV diagram ginamit ko sa auto. Sa diesel, ganun din. Susunod dyan, dual, Stirling, kahit di mo napansinin ito. Ayan. Oh, ayan. Going back to fuels and combustion, ayan, sinasabi ko yung CHUNSAM. So, sa CHUNSAM, okay, CHUNS na lang, CHUNS. Yung CHONS, tandaan nyo. That the molecular number is 12, yung C, carbon, H is 1, O is 16, oxygen yan, N, nitrogen is 14, and then S is 28. Ata to 28, hindi siya 32, ha? Nagkamali ako nalagay dito. This is 28. Ah, hindi. 32. Now, for the heating values, pwede natin gamitin yung Dulong's formula sa fuel. Yung given, if given yung kanyang API,
So yung degree API of the fuel, or the kapag binigay naman yung kanyang SG or the specific gravity of the fuel, kahit hindi bigay yung kanyang temperature, ang gagamitin mo is the Bureau of Standards formula. Now, yung Dulong's formula, madaling tandaan yan. Ako kahit nakapikit, tanda-tanda ako siya. 33,820 nung carbon plus 14,4212 multiply mo dun sa H minus 08 divide by 08 yan plus 9,304S. Ngayon, pag naman given API, 41,130 plus 139.6 degree API. Marami akong tuturong technique sa inyo na pag nag-solve. So, for the Bureau of Standards, 51716, ito mahirap tong tandaan. Minus 8793.8 multiplied to SG squared. Kahit anong temperature yung SG mo dyan. Okay. Now, for degree API and bohm, gravity units ng inyong fuel. For SG given yan, sinimplify ko na. If you want to find the SG of the fuel at the standard temperature of 15.6 degrees Celsius, that is equal to 141.5 divided by 131.5 plus degree API. And then for the SG given for the degree bohm, that is SG at 15.6 degrees Celsius equal to 140 divided by 130 plus degree B. Ngayon, ang pinagkaiba lang nila, yung 1.5. Okay, sa dalawa. Now, if you want to get the specific gravity at any temperature of the fuel, ito yan, kailangan mong i-multiply with the correction factor yung inyong SG at 15.6 degrees Celsius. Now, for SI units, tandaan nyo, that is 1 minus 0.0072 multiplied to T minus 15.6 degrees Celsius. That is the correction factor. Huwag na huwag nyo kakalimutan yun. For a given hydrocarbon formula, this is the formula. The formula is 13,500 C plus 6,890 H, that is in BTU per pound. Ito mga binigay ko sa taas, that is in kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram din siya. Okay? So, for alkanes, una dyan, methane, ethane, propane, butane, and so on and so forth. So, yung nag-i-increment lang yung kanilang mga number. Okay? Ilang carbon ang meron sila. So, paano po yung formula nila? Okay, pag sinabing butane, 4 yan. O, kumari, if the carbon number is 5, okay, 5. O, dilagay mo dito. Kung ganyan yung 5 niya, ano yung N mo? N mo is 5. So, H2N, 10 plus 2, edi 12. That is pentane. Okay, pentane. Now, if you want to get the air-fuel ratio, air-to-fuel ratio, oh, meron dyan. If given yung kanyang formula, okay? Formula niya. 11.5 multiplied to C plus 34.5 multiplied to H minus O divided by 8 plus 4.3S. Ito naman, kapag binigay sa iyo yung analysis of the coal. Yan, analysis of the fuel or analysis of the coal, yan yung binibigay dyan. Ito, madalang tong binibigay, pero tandaan nyo, ang percentage of, percentage by mass, ha? Sa air, ha? Percentage by mass and by volume sa air. Ang O2 mo is 23.2 and then N2 is 76.8. Ngayon naman, pag by volume, hindi siya naka, wala siyang decimal. Now, if you want to find the actual fuel ratio, yung theoretical na manggagaling dito, i-multiply mo lang nung 1 plus the excess na sinasabi dun sa problem. Okay? Oh, marami pa dyan. Okay. If the ultimate analysis of coil is not available, ganito, yung direkta na conversion nila for air-fuel ratio. Okay? If given is kilojoule per kilogram, multiply mo lang HHV niya. Divide mo lang ito 117 in order for you to get the air-fuel ratio. Ngayon naman, kapag K ka lang binigay, multiply mo nung HHV na binigay sa'yo. Okay? Ay, multiply tuloy. Yung QH mo in HHV in kilojoule per kilogram, ito naman HHV mo dito in kilocal per kilogram, meron siyang common na divisor para makuha mo yung air-fuel ratio. Theoretical. Yan na yung shortcut to. Okay?
For air fuel ratio, if the fuel formula is given, ganito na lang, diretso mo na, okay? Hindi ka na mag-stoichiometric analysis dyan. Oh, may binigay sa'yo stoichiometric analysis, all you have to do is to, binigay sa'yo si C, N, H, M, okay? Ito na yun, yung alkane, alkane formula, ipasok mo dito sa X na to, yung number of carbons, and then add mo siya doon sa number of hydrogen na present, divide mo ng 4 dito sa X. Hindi mo na kailangan magpakahaba pa sa stoichiometric analysis. Okay? Ito na ang gagamitin mo. So, much for that, I just have to solve yung mga problems na dapat ibigay sa inyo. So, I have here 4 problems, additional 4 problems. 1, 2, 3, 4. Napakadali nitong isolve. So, the problem goes like this. Compute the percent excess air. Ito, wala akong notes dito. Imprompto ko sasagutan. Compute the percent excess air mixed with liquid fuel oil. Tetradecane. Tetradecane is C14H30. So, meron kang N na 14 and then M na 30. That undergoes combustion and produces, okay, 21.4 kilogram of flue gas. Na merong, ano dyan eh, meron tayong illustration dyan. Nandito yun eh. Ayan. Ngayon, yung air mo, nagsama yan sa isang engine, and then yung fuel mo, nagsama yan sa isang combustion chamber. Ngayon, magkakaroon ka dyan ng gas. Okay? Yung gas na sinasabi dyan is the flue gas. Okay? Oh, yung air divided by fuel plus 1 equal to gas over flue gas. Or MA over MF, the mass of air divided by mass of fuel, yan yung air-fuel ratio. Mass of the gas and then mass of the flue gas. So, paano ko mahahanap yung kanyang solution? Okay, very basic yan. Pakita ko sa inyo paano. So, meron kang flue gas na byproduct. Alam ba natin yung air-fuel ratio? Hindi. Alam ba natin yung... Excuse me, paano natin makukuha yung air-fuel ratio? Ang alam ko lang, meron akong formula dyan. For the theoretical ba to or actual? Actually, actual na to eh. That is equal to, tignan natin yung formula na binigay ko sa inyo dito. Ayan. Yung binigay ko sa inyong formula dyan, oh, air-fuel ratio. Kaya lang, hinahanap mo dito yung excess mo. Ito yung E is excess eh. Ang hinahanap dito is, copyin ko ito. Ilagay natin dito para hindi kayo nalilito. Yeah. Yun. So, you have an air-fuel ratio. Ang hinahanap lang niya is the percent of excess air. So, meron na ako ditong excess air. Okay? Air fuel actual. Wala akong air fuel ratio. Saan ko makukuha yun? Tingnan niyo ito. Air fuel ratio. Wala akong binigay dyan kundi flue gas lang. So, in every, tandaan nyo, in every fuel na i-burn ko, okay, that is equal to, saan nga nang galing yun? Balikan natin. Papaliwanag ko sa inyo ulit. Okay. Oh, dito yun, yung illustration. In every mass of air, you require a mass of fuel. So, kaya nga nagkaroon tayo ng air-fuel ratio. Okay? Dito, yung air-fuel ratio mo, air-fuel mo, yung ratio ng dalawa, add mo ng 1, makakaproduce ka dito ng flue gas. Okay? Makapagproduce ka dyan ng flue gas. Okay? One part flue gas. Ayan. Okay. Mm-hmm. Wala tayong air-fuel ratio dyan. So, meron kang 21.4 flue gas. Flue gas. So, that is equal to yung 21.4 minus 1.
Yan na yung air fuel ratio. Okay? Meron dito niyan sinolve. Kaparehas niyan. Ayan. Tignan nyo ito ha. Ito rin yan. Compute the percent excess air mixed with liquid fuel oil. Tridecane. Yun naman tetradecane. Ito yung flue gas na sinasabi. Okay? Yung air fuel actual is equal to mass of the flue gas mass minus mass of the fuel. May binigay ba dyang mass of the fuel? Wala. Okay? Pero, excuse me. Wala ka rin ditong excess. Okay? Wala ka pa excess dyan. Pwede mo makuha yung theoretical. Okay? Yung theoretical mo, so makuha, dun pa rin naman sa formulang yon. So let us proceed. Okay? Yung theoretical, pwede ko makuha dito. Theoretical. 32 plus 28 multiplied to 3.76 divided by 12. Ilan yung n mo dyan? Tridecane at tetradecane, that is 14. Plus 30. Ano yung x mo dyan? Yung x dito, that is 14 plus 30 divided by 4. Ang lalabas dito is kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram, sorry. Kilogram air per kilogram fuel. Okay? Ta, titignan nyo lang yan. So, anong magiging sagot yan? So, 32 plus 28 times 3.76 divide by 12 times 14 plus 30. Oh, multiply ko ngayon. 14 plus 30 divide by 4. So, ang value niya ngayon is 14.91. Kilogram air per kilogram fuel. Ito yung air fuel theoretical. Theoretical pa lang yan. Ang hinahanap kasi dito is the excess air. Paano mahanap yung actual? So, let's get back here. Yung sinabi ko example sa inyo kanina. Ayan. Ang ginawa niya dito, ang ginawa ko dito, hinanap ko muna yung theoretical, saka ko hinanap yung actual. Ano ba yung condition dito? Compute the percent excess air mixed with liquid fuel oil. Meron ako ditong flue gas. Okay? Flue gas. Ayan yung flue gas ko. I-divide ko lang siya ng ano? Diba ang sabi ko dito, yung flue gas ko, minus ko lang ng mass ng fuel ko. Meron ba akong mass of fuel dyan? Yung mass of fuel ko, ito na kasi, yung binigay mo dito ha, yung na-solve mo dito, is actually, yan yung kailangan mong ratio per kilogram of fuel. So, the mass of the air now is equal to 14.91 kilograms. And then, yung mass of fuel mo is equal to 1 kilogram. Kaya ginawang ratio, in every kilogram of fuel, you need 14.91 kilograms of air. Yung mayroong mga nalalabuan doon eh. Kaya gusto ko ipinapaliwanag sa inyo yan. Now, in order for you to get the flue gas, di ba yung air fuel actual is equal to mass of the flue gas minus mass ng fuel. Hanapin natin yung air fuel actual. Ngayon, ilan yung binigay dyan? That is 21.4. 21.4 minus 1. Ilan na lang yan? 20.4 kilogram
per kilogram air per kilogram fuel. Yan na yung actual. Okay? Diba, ang gagamitin natin dito, air fuel theoretica, actual is equal to air fuel theoretical multiplied to 1 plus E para mahanap ko yung excess. Okay, reform natin. Ilipat ko to dito sa kabila. So, air fuel actual minus air fuel theoretical is equal to 1 plus E. O di mahanap ko na si E. Anong hinahanap natin? Excess air lang naman. Ayan, excess air. Excess air. Okay? So, ito, 20.1 kilograms air per kilogram fuel minus yung theoretical, 14.91 kilogram air per kilogram fuel equal to 1 plus E. Ang hinahanap ko si E. Oh. E di 20.1 minus 14.91 minus 1. That is equal to E. Tama ba? Theoretical. Ay, hindi pala. Mali pala ako. Mali ako. So, nagkamali ako dito. Tensya na kayo, ha? Hindi pala. Sorry na, sorry na, sorry na. Sorry na, nagkamali ako ng tingin. May iba ko iniisip. Nagkamali ako. Minado naman ako dun. So, ganito pala dapat. Iniisip ko, i-divide ko. Iniisip ko kasi siya, i-divide. Yan. Tapos, ang ginawa ko, in-add. So, air fuel actual divide by air fuel theoretical. Yan. Yun ang iniisip ko eh. Iba yung nangyari. So, minus 1 ko na lang dito. E will be equal to air fuel actual divide by air fuel theoretical minus 1. So, that is 20.1 divide by 14.91 minus 1. Ilang percent yung excess air? Multiply mo na lang 100. So, that is 20.1 14.91 minus 1 ko na times 100. So, the excess air is 35% or 34.81%. Yan yung excess air natin. Again, pag ganitong problem, binigay, alamin mo muna yung kanyang air-fuel ratio na theoretical using this formula. Kahit wala pa yung 1 plus E, multiply mo sa X na lang. Tapos, pag nalaman mo na yon, kunin mo yung actual na using the flue gas. Minus 1 mo lang naman kasi mass of fuel is per kilogram parate. Ilalabas naman sa inyo ng theoretical eh. Yun yung number of, yun yung amount of air na needed per kilogram of fuel. Laging 1 kilogram yung fuel lang basis dyan. And then, ipasok mo dun para maging actual. Yung actual dyan is flue gas minus fuel. And then, you will proceed with the determination na nung excess air. Next problem. It is required to find the theoretical volume of air at 27 degrees Celsius and 101325 kPa. Absolute pressure to burn 20 kilograms of bituminous coal. So, meron tayong mass of fuel. That is 20 kilograms. Meron tayong mass of air. Saan natin mahanap? Sa PV over RT. Sa ideal gas equation. Kasi binigyan ka dyan ng temperature and pressure. Tapos binigyan ka na ng analysis of coal. Meron kang C, meron kang H, meron kang O, meron kang S. Yung ash, wag mo nang i-consider yan. And then yung moisture, wag na.
Calculate the actual volume of air required to burn the coal in cubic meter if the excess air is 30%. Medyo challenging. Meron tayong air-fuel ratio. Pwede ko na makuha yung temperature. Meron tayo, meron tayong pressure. Volume. Wala tayong volume. But the mass of the air, wala tayo. Very basic yan. Saan mo kunin? Saan mo kunin to? Dalawa, pag kinuha yung mass of air dito, wala kang volume. Diba? Wala. Yung volume din, ganun din. Other way, actual volume of air, wala ka dito. Saan mo kunin? Meron tayong formula dyan, yung actual. Air fuel, actual is equal to air fuel theoretical 1 plus E. Op, nagbigay ka dito ng ano, coal analysis. So, ano yung formula for coal analysis? If hindi ako nagkakamali, binigay ko sa inyo yung kanina. The air fuel theoretical formula is 11.5 C plus 34.5 multiplied to H minus O divided by A plus 4.3 S. Meron naman tayong S, meron tayong C, meron tayong O, meron tayong H. Correct. Meron makukuha natin yung ano, theoretical. Bago natin makuha yung sa, tawag dito, actual. Meron tayong excess. O, yun ang problema yun. So, dire-diretsuin ko na para makuha ko yung actual. So, air fuel actual is equal to, ito, 11.5, yan, bracket ko na lang, 11.5, tapos ang binigay sa'yo dito is in percentage, dapat gagawin mo itong, gawin mo decimal yan, so, 11.5 multiplied to 62.7, 0.627, 0.627, that is the carbon, lagay ko dito, carbon yan, yan, carbon. Follow me, ha? Follow my lead. 34.5. Multiply mo ng H. Yung H mo dyan is 0.083. Minus yung O. Ilang oxygen dyan? 15.2. That is 0.152. Tapos divide natin ng 8. Plus, kung di ako nagkakamali, check natin, ha? Para matandaan nyo rin. Magandang chine-check nyo parate yan. Ayan, 4.3S. Ito yun, air to fuel ratio kapag given yung coal analysis. Yeah. Yan. So, nandito na yon yung H tsaka O. H, O. 4.3. Yung S mo dyan, binigay, that is 0.078. 0.07 bracket 1 plus yung excess dito gawin mo din na decimal. Ayan. So, meron ko ng S. Papansinin ko pa ba yung moisture and then ash? Wag na. No need. So, actual, makuha na natin. Okay. Hindi ako kayo ng technique dito. So, 11.5 alpha A plus 34.5 para dire-diretso lang yung calculation nyo. Alpha B minus yan, alpha C divide by 8 para dire-diretso yung pindot nyo plus 4.3 alpha D. Tapos press yung calc. Ilagay mong valid dun sa A yung C 0.627 tapos sa B that is 0.083. Okay. Sa C, hanapin din yung 0.152. Sa letter D, 0.078. Yan. Oh, may kulang pa dyan. Times 1.3. So, this is now the air fuel actual. So, 12.68 kilogram air per kilogram fuel. So, meron kang air fuel actual. Yan yung binigay sa'yo. Ngayon, meron kang binigay ditong fuel. Para makuha mo yung volume,
ito ang hinanap mo, volume is equal to mass of air actual. Tapos, multiply mo ng R ng air, temperature of the air actual, divide by pressure of air na given dyan, actual. Na, makuha mo na yung volume. Yung mass of air, hindi pa natin nasosolve. Saan natin makukuha yung mass of air? Basic lang. Binigyan ka namang kilogram ng fuel. So, air over fuel, actual, is equal to 12.68 kilogram air per kilogram fuel. Meron kang binigay na mass of fuel dyan. So, the mass of air is equal to air fuel actual. You just multiply it with the mass of fuel. 12.68 kilograms air per kilogram fuel. Meron kang 20 kilograms of fuel dyan. O, di cancel mo ito. O, 12.68, nakuha mo na yung mass ng air. 12.68 times 20. That is 253.6 kilograms of air. Actual to, ah. O, makuha mo na ngayon yung volume of air. Ang kinukuha mo dyan na item or unit, cubic meter lang naman. Volume of air. Yan. Yung mass of air, 253.6 kilograms. Yung R ng air, 0.28708 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Yung temperature na binigay sa'yo dyan, dapat absolute, that is 27 plus 273. Degree Kelvin. Divide by pressure. 101.325 kilonewton per meter squared. Now, tignan natin yung mga units dito. Yung kilogram, cancel, cancel. Yung kilojoule kasi kilonewton meter to. Okay? Mm-hmm. Maka-cancel yung kilonewton, kilonewton, yung Kelvin, Kelvin. Pero tayo natirang meter cube. Yun na. So, the unit will be meter cube. Yan. So, we can now solve for the volume of air. 253.6 multiplied to 0.28708 times 27 plus 273, I think that is 300. Plus 1 divided by 101.325. Now, the volume of air in cubic meters will be 215. Basic? Basic yan. 215.55 cubic meters of air. Basic lang yan. How about problem number 3? What is the heating value of high-octane gasoline? So, higher heating value, HV, ng gasoline. Kilocalories per kilogram. Okay, magagamit natin yung mga shortcut natin. Higher heating value. Kailangan ba natin gamitan to ng Dulong's formula? I think not. Kasi wala siyang CH na binigay sa kanya. High-octane gasoline for liquid fuel. Okay, paano natin gagamitan ito? Higher heating value. Isip-isip nga tayo. Tignan natin yung mga formula natin kung anong dapat natin gamitin doon. Nagbigay sa iyo ng hydrocarbon. Nagbigay sa iyo ng HHV dulong. Degree API, hindi pwede. Paano kaya kung gamitan ko ng ano, gamitan ko nitong ano bang pwede kong gamitan dito? Sa coal kasi ito eh. Ito ultimate analysis is not available. Ayan. It's not available, theoretical. Kaya pwede ko kayang gamitin ito. In kilocal. Isip-isip. Ito eh, hydrocarbon na ibinigay. Ayan o. Itong gagamitin natin. Yan. Given hydrocarbon.
So, kukopyahin natin ito. Tapos, gagamitin ko na lang itong conversion factor na ito. Okay? Kaya lang, air-fuel ratio yan eh. Ito na lang, yung HHV niya. Convert na lang natin. Diba? Ito lang naman yun. Mabilis lang naman mag-convert eh. Ayan. Ito gagamitin natin sa given hydrocarbon. Copy ko muna para matandaan nyo siya. Ayan. Ayan. Given hydrocarbon. Di HHV. 13,500 C plus 68,990 H. Yan. So, ito yun. 12N. Ilan ng N natin is 8. H natin is 18. Yan na. Solve na natin. N and M. HHB in kilocalories. Kaya ang lalabas dito is in BTU per pound. So, QH or HHB. Yung C, alamin mo natin si C. C is 12 times, ang N mo dyan is 8. 12 times 8 plus M. That is 18 ba yun? 18. Tapos, yung H natin, 18 divide by 12 times 8 plus 18. Ayan. Solve natin itong dalawa. 12 times 8 divide by 18. Huwag natin munang isimplify ha. So, 16 over 19. Yung C. Yung H. 18. 18 divide by 12 times 8 plus 18. 3 over 19. Ayan. Masasolve na natin yung hydrocarbon. So, HHB, 13,500 multiplied to 16 over 19 plus 68,90 multiplied to 3 over 19. Answer is, in BTU per pound to, ah. Yan, BTU per pound. Oh, conversion yung units yan, ha. So, 13,500 times 16 by 919 plus 68,90 multiplied to 3 per 19. Ayan. 20,982.63158 BTU per pound. Ngayon, kilokal. Kcal. Eh, ang alam nating, para ikaw, ang alam mo lang eh. Ang alam mo lang dyan, sa BTU, yung dadaan pa ng kilojoule, walang problema. So, BTU, ilang BTU ba? So, you have 1 BTU. 1.055 kilojoule times ilang kilojoule per kilokal. So, 1 kilokal in every 4.186 pareho lang yun kilojoule, multiply mo nang yun sa mass naman, you have 2.205 pounds in every 1 kilogram. O nasaan ang unit mo? BTU, BTU, kilojoule, kilojoule, pound, pound, o di kilokal per kilogram. Paki-check anong aking unit kung tama. I think tama yan.
times 1.055 times 2.205 divide ko na lang ng 4.187. Yan, that is 11657.84. Kcal per kilogram. Basic. Okay. How about problem number 4? Determine the mean effective pressure of an internal combustion engine in bar if auto engine's efficiency is yeah, no? And observes 5155 BTU at the beginning of the combustion. Beginning of the combustion. Kumbaga heat added. So the stroke has a volume of total volume to. Mabaha-baha to. So auto engine's efficiency is the efficiency niya. 0.5155. Meron tayong QA. Diba binigay dyan that your work net is equal to MEP multiplied to volume displaced. Or MEP is equal to work net divided by BD. Stroke has a volume. The stroke has a volume of stroke. Ibig sabihin yan yung pinaka-volume niya sa volume displaced. A maximum volume is maximum volume is 515.5 gallons. Itong work net, pwede kong makuha dito. So, QA. E is equal to work net over QA. So, work net. Work net is equal to E multiplied to QA. Tingin na niya, absorbs. Yan yung heat binigay in BTU. Okay. Di masasolve na natin yung MEP kasi meron ka ng volume displaced. Okay, conversion na lang. MEP in what? In bars. Okay. MEP is equal to work net or the E multiplied to QA divided by volume displaced. Yung E natin is 0.5155 multiplied to QA na binigay niya dyan. That is 5155 BTU. 5155 BTU. Kailangan maging kilojoule yan. Divide by kilojoule, dapat to cubic meter. 515.5 gallons. Okay. Ilang liters per gallon? Dahil daanin ko na lang sa feet. So, you have 1 cubic feet in every 7.481 gallon. Yan. Dito ko na daanin. Times ilang feet per meter. So, you have 1 feet or 3.28 feet every meter. Pero ito naka-cube. O di cube mo rin to. Tapos ilang kilojoule dapat dito. Binigay ko na kanina. You have 1.055 kilojoule in every 1 BTU. Tignan mo yung unit ha. Ano ba ang MEP? Initial unit nito is KPA. Okay? KPA yan. Pero kinukuha mo bar. Yung bar naman diretso sa KPA din yan eh. So, BTU, cancel natin to. Cancel mo to, cancel mo to. Gallon, gallon, cubic foot, cubic foot. Yung meter cube, yung kilojoule, di ba kilonewton, meter. Cancel mo yung meter, cancel mo isang meter, magiging kilonewton per meter squared. Ang lalabas is KPA. Anong conversion ng bar? 1 bar. Okay? 1 bar is equal to 100 KPA. Ano lang? Multiply ko na lang. 1 bar in every 100, ano ba yun? Kilonewton per meter squared. Ano yun? Solve ko na.
Very basic. So 0.5155 times 5155 times 1.055 tapos 515.5 divide ko ng 7.481. Huwag kayong magmi-mix up ng ano dyan, ha? Yung mga solving, ha? Times 3.28 cube. Times 100. So, ilang bars? That is 14.36 bars. You have MEP. 14.36 bars. Very basic. Okay? So, I think enough na yung sinolve ko dyan. Ah, yung mga susunod dyan will be played after this.